Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid. Medyo maingay yung ating mga sasakyan dumadaan. Ngayon po, ang oras na ito ay nandito po tayo ngayon sa may gate ng asilo. Kami po ngayon ay may pinagkakaabalahan ng bagay na malaki. Tulong sa akin ito kung ito ay aking magagawa. Magagawang, tingnan po ninyo yung aming ginagawa. Nakikita po ba? Ay, hindi po. Hindi nakikita yung ating ginagawa. Kita ba? Ayo, magkakape ka? Lagay kape? Ay, pwede man. Anong kape mo? Black lang. Wala akong kape ng gala. Pwede man naman ma-post. Naka-video na yan. Sige lang, okay lang. Sabi ni guard ay magkape daw. Kasi kami po ay naggugupit ng mga plastic. Ayan. Tingnan po natin yung mga plastic natin na ginugupit. Ayan ito. Tingnan po natin. Yan. Ito yung mga plastic namin na ginugupit. Ito. Tingnan po natin yan. Sabi natin ito ay mga basura. Mga basura ito. Ayan, yung mga nakikita natin dyan sa lansangan, napakalat-kalat. Ito po yan, yung mga plastic na ito. Ito, si Kuya Guard, sabi niya, magkape daw muna. Bago pamirindahin ko. Wala, pamirindahin niya daw ako. Kasi nga, itong aming ginagawa ay malaking tulong ito sa ating kalikasan. No? Kaya ito ginagawa namin. Pero ito po ay gagawin ko para hindi lamang sa ikabubuti ng aking sarili, kasi ito po gagawin ko po ito isang bagay na napakahalaga sa aking buhay, napakahalaga po sa aking buhay. Bakit? Kasi hindi ho ako makatulog kapag wala yun, yung bagay na yun. Kaya napaka-importante sa akin nun, gabi-gabi. Napakahalaga sa akin nun, kaya ginawa ko ito. Sabi kasi ni sister, magkupit-kupit daw kami para nakatulong kami sa aming inang kalikasan. Ay ito, ginagawa na po namin. No? Pero may magandang bagay po. Ano nangyari? Bakit nag-clean up? Nag-clean up man, Brad. Ano yun? Proceed to clean up. Cancel. I-clean up mo. Ano yan? Nagkatuloy-tuloy pa rin ang video niya? Tuloy-tuloy yan. Ayun. Ayun po. Yan, katulad po na nasabi ko kanina, isang mahalagang bagay sa akin, yung aking gagawin dito sa sinasabi nating basura. Kasi mga kaplastikan po ito. Mga plastic na aming ginugupit-gupit. O, tingnan po natin. Ayan po. Ayan. Isang ano na yan. Isang mga tatlong sako na siguro yan. Nung kung pag-ipon-ipunin, mga tatlo o apat, limang sako na ito. Pero nung magupit-gupit na, ito lang isang karton. Hindi pa napuno yung isang karton. No? Pero nung gugupitin pa lang, parang ilang sako na ito. Napakarami na po nito. No? Kaya ibig sabihin, malaking bagay din po pala ito na nakatulong sa ating kalikasan kaysa sadyan lang po yan sa pakalat-kalat o kaya ilalagay natin sa ating basurahan tapos hahakutin ng mga basurero tapos saan ito itutumpok? Ah, saan ba itinatapon ng mga basurero yung ating mga basura, yung mga plaka-plastika na yan? Isang bunton na malaking parang gabundok na yan kung ipagsama-sama dahil sa napakarami natin sa, lalo na dito sa Manila, di ba? Ang dami-dami. So, ito ay naisip namin, lalo na ng aming mga kamadrihan, sabi ko kay sister nga, hingiin ko ito kasi
gagawin ko siyang napakahalagang bagay, napakahalagang bagay para sa akin. Hindi po ako makatulog kapag wala 'yon. 'Di ba? No? 'Yun po yung unan. O gagawin ko po itong unan. No, gusto ko po itong gawin hindi lamang dahil gusto namin na kayo din ay magnais na gumawa ng unan, kasi maganda po talaga itong unan, no? Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Kaya nyo, kapag ito ay naging ginawa ng unan, no? Yan, no? Malambot, parang mas maganda pa siguro ito sa bulak, no? Mas maganda pa ito sa bulak. Nakikita ko. Mas maganda pa siguro ito sa bulak, eh. So, tingnan ninyo. Ayan. Hindi naman siya mahirap gawin. Kasi itong ginagawa namin na ito ay habang naghihintay yung aming guard, naghihintay ng may darating o kaya ay may lalabas, kapag wala nang lumalabas, ito yung ginagawa nila, no, nung aming guard dito sa asilo. No, ibig sabihin, hindi man po ninyo sila nakikita diyan sa lansangan na nagwawalis, hindi man po ninyo sila nakikita diyan sa kalsadahan natin na nagpupulot ng mga plastic, ng mga basura, pero sa pamamagitan po ng ganitong ginagawa nila, araw-araw ng kanilang paggawa habang wala namang dumarating o wala namang lumalabas sa aming gate, ay ito yung kanilang ginagawa. Napakalaking ambag na po nila. Habang lockdown. Napakalaking ambag na po ng kanilang paglilinis ng ating inang kalikasan. Malaki na po ang kanilang naitutulong para maging maayos po yung ating inang kalikasan. Ayun po. At siguro po, gusto po namin kayong hikayatin na sana po kung lahat po kaya tayong mga Pilipino ay magnais na gumawa ng unan, lahat po ng tao ay magnais ng isang unan. Alam po ninyo, wala po talagang maitatapon ng mga makaplastikan dyan sa ating mga basurahan. Wala po talaga. No, kaya hinihikayat po namin kayo, no, yung ating mga kapatid dyan, lahat tayo ay gumawa ng unan. No, sa pamamagitan po ng plastic na ito, ay pag nagawa po natin ito, sigurado po, no, pag nagawa po natin ito, wala pong maitatapon ng kaplastikan dyan sa ating kapaligiran, sa lansangan o sa ating pinagtatapunan ng basura. Ayan po. At isang hindi lamang po siguro masasabi namin na hinihikayat lang kayo na gumawa ng unan, kundi nais din po namin na hikayatin kayo na talagang gawin ito, at kami din sana magpatuloy kami sa paggawa nito para nang sa ganon ay malaki po talaga yung maitulong namin sa aming inang kalikasan. Alam po ninyo, hamon po ito sa amin, sapagkat kami po ay araw-araw po kami nagsisimba, tapos lagi po kaming nagdarasal at lagi po kaming nagbabasa ng banal na kasulatan. No, pero sapat ba yun para masabi namin na kami ay talagang tunay na mananampalatayang Katoliko? No, pero ang hamon po sa amin ay paano namin isinasabuhay yung aming mga naririnig, no, na salita ng Diyos, no, lagi namin itong binabasa, no, kaya siguro ito po yung pinakamaganda naming gagawin, sapagkat sa BEC po, no, sa isang munting pamayan ng Kristiyano, sa tulad po dito sa asilo, ang tawag po namin ay sambahayang asilo. Kasi po yung BEC, yung hindi pa po nakakaalam po ano ang BEC po ay basic ecclesial community, di ba? No, no, sa Tagalog, munting pamayan ng Kristiyano, o sa mga pamayan ng Kristiyano, mga munting pamayan ng Kristiyano. Kaya sa asilo po, ang tawag po namin ay sambahayang asilo. No, kami po ay mga BEC na dito. Ibig sabihin, kami po ay nag-BEC. Ano po ba yung BEC? Yan po yung simbahan. Tayo po ang simbahan, hindi po yung nakikita nating struktura, makita natin yung simbahan. Yan po ay building, no, bahay dalanginan. Pero ang tunay na simbahan ay tayo po. Tayo po mga masasabi natin na nilalang ng Diyos higit sa lahat, no? Sa kanyang nilalang ay tayong mga tao. No, kaya ibinigay niya sa atin yung ating kakayanan para pangalagaan yung ating mundong ginawa ng Diyos. O kanyang ginawa ay tayo yung mga laga. Higit sa lahat tayo yung kanyang binigyan ng
pangyarihan para alagaan ito. Ngayon, ako bilang isang tao din, isang simbahan, ay dumating ako sa mundong ito na napakaganda ng mundo na aking ginagalawan ngayon. Ano ba yung pwede kong ibalik sa Panginoon na siyang nagawa ng mundong ito? Yan po yung hamon, kasi nga po talagang parang hindi na po kayang pigilan ang ating mga basura. Talagang napaka na, kunting ulan lang baha na kaagad. Kasi ano po yung dahilan? Kasi yung ating mga drainage o yung ating mga daanan ng tubig, nandyan po marami pong mga kaplastikan. Marami po talagang kaplastikan, kaya kunting baha lang, ayun. Kaya ito po yung masasabi po natin na nais naming isabuhay yung parang hindi sapat yung araw-araw naming pagsisimba kung hindi naman namin isinasabuhay, hindi namin ginagawa. Salamat po, Brad. Merinda daw po tayo, merinda. Habang nagugupit-gupit, merinda daw tayo na ano. Ayun po, no, talagang kasi po diyan umiinog yung buhay ng tao. Alam po saan, saan po ba umiikot ang buhay ng tao? Anong mga